Hey, what's up, Sam? Medyo naging busy ako sa pag-aaral and sa negosyo last week kaya hindi po tayo nakapag-upload. Pero ngayon, ibibigay ko na ang breakdown ng isa sa pinaka o hindi naman kaya yung pinakasikat na mobile game ngayon, which is Mobile Legends. Pero FYI lang guys, ha, I'm more of a Dota 2 player. Kaya kung meron man akong maling naintindihan na concept sa Mobile Legends, paki-comment na lang sa ilalim. At kung di ka pa nakasubscribe, okay, let's do it! Emblems? Logo? Logo ba yun? Hindi ko alam. Builds. Okay, so it looks like pwede kang mag-select ng different builds for your hero. At meron tayong tatlong build dito, which is Burst, Sustained DPS, DPS, and Jungling. And kung tama pagkakaintindi ko, itong build na to is siya yung mag-didikta kung ano yung magiging skill ng iyong hero. So kung yun yung case, madali lang naman ito sa code. Kapag ka meron kang tatlong, meron kang 3 options and depende sa option na pipiliin mo, may katumbas itong skill set. So, mag-check lang naman ito through the use of if statements and list. So, halimbawa, pinili mo yung burst na build and yung magiging skill set ng hero mo ay depende dun sa list of skills na naka-assign doon sa build na yun. After ma-determine ng if statement yung magiging build mo, yun bali yung skill set na magagamit mo for the rest of the game. Okay, so timer, meron tayong countdown. So na-discuss na natin yung countdown dun sa ano, last breakdown natin, which is yung Among Us. You know, pause muna natin dito. Parang ngayon ko lang na-realize na hindi ko alam kung paano nag-work yung isang joystick sa isang mobile app na game. Kasi mostly yung mga ginagawa kong games is for PC and hindi mo naman kailangan ng joystick sa screen ng PC. Diba? So, pero kung huhulaan ko, no, to the best of my knowledge, kung paano nag-work itong joystick na to is, yung X and Y axis, kung nasaan yung joystick, ay kukuhanan ng program ng vector. So, sa physics kasi, kapag sinabi nating vector, isa itong quantity na meron itong magnitude and direction. Itong vector na to, kapag kinuha ng program, is magmumula dun sa center ng joystick up to the, kung nasaan man yung joystick, yung tip ng joystick supposedly. Ngayon, yung mga vectors is kadalasan nire-represent sila as arrows. Kapag itong vector na to ay nakuha na ng program, bale nakita na ng program kung saan nakaturo yung arrow, yun din yung gagamitin ng hero na magiging rotation niya. Kumbaga, dun din siya haharap kung saan nakaturo yung arrow. So, itong mga vector na to, ito yung mga ano to eh, mga background objects lang naman to, kaya hindi mo ito nakikita sa screen, so wala talagang arrow. Feeling ko lang ganun nagra-run yung joystick. And tulad nung nabanggit ko kanina, ang vector ay meron isang magnitude and direction. Ngayon, since yung layo ng joystick mula sa kanyang center ay hindi naman nakaka-apekto sa bilis ng takbo ng hero, unlike sa Call of Duty Mobile, kung saan the more na ini-stretch mo yung joystick is tumatakbo or nag-i-sprint na yung player mo, di ba? Pero dito, hindi. So, bali yung direction lang yung titingnan ng hero. Wala na siyang pakialam dun sa magnitude ng joystick. Okay, wait lang. So, pause muna natin doon. Naroon lang akong gusto may point out. Okay, so, sa scene na ito, alam natin na kaya ay na-attack ng creep yung hero. Eh, dahil sa nag-enter yung hero sa attack range ng mga creeps. Pero bakit hindi ina-attack ng mga creeps yung isa't isa? Ngayon, kapwa nila pumapasok sa attack range ng bawat isa. Sa game developing kasi meron tayong tinatawag na tags. Ngayon, nag-iiba yung tawag sa tags depende sa game engine. Pero alam ko sa Unity, tags yung tawag dito. And yung tags, basically, this is a category. Yung mga creeps, ina-attack lang nila yung isang game object. Kapag yung, halimbawa, yung tag nung unit or nung body na nag-enter sa kanilang attack range, yung sabihin natin, hero. Pero halimbawa, kapag yung isang unit na nag-enter sa kanilang attack range ay yung tag nila ay tinatawag na sabihin natin creeps din. So yun, i-ignore nila yun. Kumbaga, meron lang mga specific category or tags na i-check yung mga creeps na nag-enter sa attack range nila kung yun ba ay dapat nilang i-attack. Okay, so in the case of their friendly creeps, since creeps din yung tag nila, so hindi nila i-attack yung isa't isa. Ayun, sige, i-back natin ng konti, no?
Okay, so kung napansin niyo yung crypts na to, bago siya mamatay, aatras siya. Ayan. So aatras siya. So bakit hindi tinutuloy ng crypts na habulin yung player kung saan man siya nagpunta? Dahil yan sa merong specific distance, yung allowed lang yung mga creeps na i-travel from the line. Pag lumagpas sila sa distance na yun, magti-trigger yun ng function na sabi natin na let's say, get back to line. Ganyan. So bali, ignore niya na yung hero hanggat hindi siya nakakabalik sa line. So gano'n lang naman yan. Okay, so i-pause lang natin. So paano ba gumagana yung mga HP and mana ng halimbawa ng creeps tsaka ng heroes? So simpleng addition and subtraction lang naman to. So sa bawat hero meron silang kanya-kanyang HP. Itong health points na to pwedeng nakaset to sa halimbawa kung maximum ay 100 ganyan. Tapos kung yung mana ay 100 din. So halimbawa naka-receive ng damage si hero mula dun sa creeps or dun sa pina-farm niya. Yung mangyayari, yung damage na yon is isusubtract directly dun sa HP through the code, no? Simpleng subtraction lang naman. Tapos, halimbawa, kung yung hero ay gumamit din ng skill, mababawasan lang din yung mana. Depende dun sa mana requirement nung skill na ginamit niya. Pero I'm not sure kung wala kasi ako nakikitang siguro i-assume ko na mana points yung nasa ilalim ng top points. Pero, so kasi mga skills na ginagamit niya is walang nakalagay na mana requirement or hindi ko lang alam. So again, wala po akong alam sa Mobile Legends. Ayun, so nagpapatayan na po. Nagre-recall? Magre-recall siya? Ayun, so umuwi siya. So paano ba nag-work yun? Well, diniscuss na natin to dun sa Among Us. Since, lang naman to, teleportation, literal na teleportation. Teleportation and timer lang naman. So, meron lang naka-fix na location kung saan mapupunta yung hero kapag siya ay nag-report. Sige, mamaya ako i-post. Tapusin muna natin yung laban. Baka gusto nyo pinapanood yung laban. Okay, so, tapos na yung laban. So, balik natin dito bago siya nag- initiate nung fight. And so, yung gusto ko sa is pinapakita muna sa ayan. Pinapakita muna yung range nung kanyang skill, no? Hindi ko alam kung lahat ng heroes merong ganito. Pero sa Dota 2, pili lang. Okay? So, maganda to kasi sa Dota 2 kasi pagka nagkakas ka ng skill, huwilakan mo pa kung tatama ba or aabot ba dun sa dun sa mga heroes na nakapaligid mo. So, halimbawa, yung kay Tidehunter, o kaya yung assassinate ni Sniper, minsan kahit sobrang haba na nung range na yun. So, again, diniscuss ko po yun sa isang video. Dito na lang. Click mo nyo yun. Pero, halimbawa, kahit na sobrang haba na nung range ni Sniper, kung hindi pa rin aabot, lalapit pa rin si Sniper hanggang sa ma-reach na nung range. Pero dito pinapakita. So, maganda yun. Ang laki naman ng kalaban. Ang laki ng kalaban niya, ang laki ng hammer. So ayun din, nakikita niyo din yung range ng tower. Isang bagay na masasabi ko sa ML, and which is a positive thing, is highly expressive siya pagdating sa visuals. Tapos, hindi na kailangan pang isipin ng player kung ano yun. Kumbaga, papakita na agad ng game kung ano yung ibig sabihin ng visuals. Ay, wait lang. So, yun, baka tumagos siya sa sa bato. Yan yung mabuti. Okay, so, tumagos siya sa bato. And, meron, siguro skill niya lang talaga yun. Siguro, wala, siguro, or baka naman, yun talaga yung gusto ng mga game developers, yung nakaka. Pero kanina kasi, nakita ko, hindi naman siya tumatagos sa bato eh. Siguro, nasa skill niya lang. So, anyway, paano tumagos sa bato yung hero nung kinas niya na yung skill niya na yun. So siguro yung ginawa dito ng game developer, kung sino man yung naka-assign sa paggawa ng skill ni Diroth, or paano man basahin yun, is that habang nagka-cast yung skill, is nagkakaroon muna ng kumbaga ng animation. Okay? And within those animation, is nawawala muna yung collision shape or collision area nung
hero natin. Kaya hindi siya nakakapag-collide sa mga bagay-bagay. Similar lang ito doon sa Among Us. Kung halimbawa, namatay na yung isang crew member, magiging ghost na siya, and nakakatagos na siya sa pader-pader. And that is because wala na siyang collision area. Okay, kaya hindi na siya nakakapag-interact sa mga surroundings niya. And same lang naman yung case dito kung ganun. Kumbaga, nawala lang yung collision area ng hero, kaya hindi siya nakakapag-collide dun sa collision area ng bato. Okay? Kaya siya nakatagos dahil yun, walang pumigil sa kanya. Again, kung medyo nalilito pa po kayo or hindi niyo po maintindihan kung ano yung collision area, yun po, diniscuss ko po yun nung bin-breakdown natin si Sniper ng Dota 2, which is nandito again. Yan. So yung mga sounds na naririnig nyo, yung halimbawa yung an enemy has been slain. Ayan, so ano lang naman yun? Audio file lang naman yun na nagtitrigger pag halimbawa merong namatay na kalaban. Okay. Ayun, ganun din. So kumbaga yung voice na naririnig nyo dito is natitrigger lang ng mga players kapag ka, halimbawa nakapatay yung hero natin ng isang kalaban, magtitrigger siya ngayon ng function for all players para marinig nila yung an enemy has been slain. O kaya kung halimbawa naman sa kabilang side, yung maririnig naman nila is or yung matitrigger sa kanila na sound effect is an ally has been slain. Ganun. So, ganun lang naman nag-work yung ating mga voiceovers. Pati na rin itong hero na to, maririnig nyo. May sinasabi siyang, the abyss is home to me. Ganun. Ganun lang naman. Ayan, pati yung request backup, natitrigger lang naman yun kapag meron pumipindot ng request backup. Okay, sige nga. Pause muna natin to. So, nagpa-farm siya. Tama ba? jungle creeps ba yan? Sige. Okay, so nagja-jungle siya or nagpa-farm siya. Paano nakakabalik yung creeps kapag halimbawa namatay na sila dati, paano sila nag-i-spawn ulit? So actually sa game developing na field, yung tawag sa pag-i-spawn ng isang object is actually instancing. Okay, pero for the sake of the video na lang, tawagin na lang natin siya spawning. So itong inaapakan ng creeps, meron itong collision area. And lagi itong chine-check kung buhay pa ba or patay na yung creeps. Now, hindi ko alam kung ano talaga yung mechanics ng creeps dito sa ML, kung anong oras sila nag-i-spawn. Pero kasi doon sa Dota 2, every minute. Okay? Ngayon, kapag na-detect na doon na namatay na yung creeps, maghihintay siya till the next minute bago mag-instance or mag-spawn ulit ng object. So, bali in this case, yung mismo nag-i-spawn dito is, or yung nagtitrigger ng pagkaka-spawn is yung mismong area na inaapakan niya. So, hindi lang natin nakikita yung collision area dito sa camp nila or kung saan man, kung ano man tawag nyo dun sa pinagtatambayan ng mga creeps. Ito, malaki oh. Tapos yun din, yung bawat creeps naman, meron silang mga naka-assign na value na gold. Okay? Kung gold yung tawag dito. Pero itong gold na to, I assume na hindi sila constant. So, halimbawa, pinatay mo yung ganito kalaking monster na tapos nakakuha ka ng 450 gold. Hindi naman porket uulitin mong patayin yung monster na yun is 450 gold. Minsan nagiging 448, nagiging 455, ganyan. Kasi hindi constant yung nilalagay na value, meron niyang range. Okay? So papakita ko na lang sa sample code. Kung mapapansin nyo, hindi ko masyadong dinidiscuss yung about sa skill, no? Maliban lang dun sa kanina. Kasi same principles lang naman. Kasi inuna na natin discuss yan dun sa Dota 2. And same principle lang naman ng skills ng Dota 2 yung skills dito. Tsaka isa pang dahilan is, yun, hindi ko masyadong kabisado yung skill ng mga hero. No? Pero don't get me wrong guys, ha? Oo, sige, kinocompare ko yung ML sa Dota 2 kasi Dota 2 player ako, hindi ko masyadong alam to. Kumbaga yung concepts lang ng Dota 2 ay tinitingnan ko, baka nandito din sa Mobile Legends. Pero aware naman ako na merong pagtatalo yung iba na Dota 2 player and then Mobile Legends player. So nagtatalo sila ganyan. Tapos yung iba sinasabi nila na hindi daw gamer kapag ka Mobile Legends yung nilalaro ganyan. Pero for me, no? For me lang naman. Huwag niyo ko awayin. As a game developer, masasabi ko din naman na gamer yung mga Mobile Legends na players. Kasi tandaan nyo, yung isang game ay binubuo. Yung game developer ng game na yun, gustong magbigay ng impact doon sa
player. Yung mga tipo lang na tao na hindi namin kino-consider na gamers, again, as a game developer, is yung mga tao na kinakrack yung game. Okay? Kasi kumbaga yung story na gusto namin ipakita doon sa game na yun, nawawala ng saysay. Okay? So hindi nila nilalaro yung game, kumbaga nilalaro lang nila to win. Ganyan. So kapag ikaw ay nag-cheat sa game, ayan. So masasabi kong hindi ka game. Ay so pasensya na po. Pero hindi naman magmamalinis, no? Nag-cheat din naman ako sa game. Pero sinisigurado ko munang natapos ko yung game. So halimbawa, alam mo yung natapos ko? Halimbawa yung The Forest. Kung familiar kayo dun sa The Forest na game, yung nasa forest kayo. Ayan. So natapos ko na yun. Tapos, nung natapos ko na, ginamit ako na ng cheats. Kasi for fun na lang nun. Hindi na siya for experience. Ayun. So, dapat kapag naglalaro kayo, para masabi nyo na gamer kayo, dapat nilalaro nyo for the sake of experience, for the sake of lesson. Yun. Okay, so ayan, nagka-clash na. Monster kill legendary. Okay, wait lang. Sige. Paano ba nangyayari itong monster kill and legendary? Paano nalalaman ng program or ng game na ikaw ay legendary na or master, or meron ka ng monster kill na award? Meron po tayong tinatawag na kill streak. And itong kill streak na to is kinikip track lang ito ng game for as long as the player is alive. So, halimbawa, namatay na yung hero mo, mare-reset to zero yung kill streak mo. Yung kill streak mo kasi nadadagdagan every kill, di ba? Kaya tinawag yung kill streak. And kapag ikaw ay namatay na, back to zero yun. Ngayon, kung yung kill streak mo ay umabot na sabihin natin sa 5, halimbawa lang. So yun, doon na matitrigger yung function na mag-play ng sound na legendary or monster kill. Again, hindi ko kabisado yung pagkakasunod-sunod nila. Pero yun lang naman yung concept. Ngayon, paano nangyayari yun sa mga savage? Ganyan. Ewan ko kung may savage dito eh. Kasi patapos na yung video. Wala pa tayong savage. Okay, so natapos na yung video. Pero anyway, yung savage kasi, same siya sa mga kill streak, pero kailangan yung kill streak na yon nadagdag within a short period of time lang. So halimbawa, binigyan ka lang ng program ng 1 minute from your first kill, no? So sa 1 minute na yon dapat makapatay ka pa ng 4. Kapag nakapatay ka ng total of 5 in 1 minute, sabihin natin, yon. Doon matitrigger yung savage na moment. Alam ko yun kasi yung savage kasi yun yung equivalent ng rampage sa Dota 2, yung kung saan napatay mo lahat ng hero in a short period of time. Okay, so alam ko meron pa kayong mga hinihintay na features ng Mobile Legends at marami akong nalagpasan. Nga pala, hopefully after this video, ma-reach na natin yung 1,000 subscribers. Okay, so on the way na tayo sa 1,000 subscribers. Nag-start ako nung May at ngayon November, hopefully magkaroon na po tayo ng 1,000 subscribers. Okay, so maraming salamat po sa panonood. Make sure po na i-like niyo po yung video and mag-comment down below kayo dahil lagi naman po akong nag-reply. Share niyo po yung video kung kaya po ninyo dahil ito po ay sobrang nakakatulong sa ating channel. And I'll see you on the next one.